I'll tell you one thing, no? When things like this happen, you have a suspicion that there's somebody orchestrating it and there's somebody playing it up. From the PR point of view, na nagbabayad ng pera para sa mga tao para ikalat ang storya. I'm sorry to say that, but it appears to be that way. Bakit? Kasi nga, out of nowhere, here comes somebody with a story and suddenly everybody knows about it. So sino nagkakarga niyan? Pangalawa, yung abogado kasama niya will not swear by the story. Di ba? So sila lang nautusan lang daw sila. When you ask them who told them to accompany the person, ayaw nalang sabihin. Hindi naman sila, hindi naman nila kilala personally yung tao. So whose operation is this? Ang NBI ba, anong action ang ginawa? Well, they were asked a lot of questions and from the initial impression that there was nothing to it. Nothing to the testimony. Talagang karkala. Pinapatong lang. Sinusubo lang nila para mag-distract ang story. Parang yun ang lumalabas. So hindi siya nagsasama sa mga... Like, relevant yan. Sa basura. So ano na po mangyayari sa kanya kasi sabi nga po niya may... Wala na, he left with the lawyers. May case daw siya, di ba? May pending case. Paano po yung pending case? Hindi namin alam yung pending case niya. It was not even discussed. So finifeed na sa inyo yan eh. Huwag kayo makikinig kasi these are people with no life, with no, right? Wala credibility to it. To be credible, it must come from a credible source.